Bitawan mo ako! Pilit niya itong tinutulak palayo sa kanya. Ngunit mahigpit lamang itong nakahawak sa bewang niya habang sinasabay siya nito sa paglalakad. May mga tao nang nakatingin sa kanila at tiyak na nagmumukha na siyang tanga sa pagbigla sa lalaki habang naglalakad. Huwag kang masyadong excited. Wala pa tayo sa room ko. Dahil sa sinabi nito ay buong lakas niyang itinulak ito at nagtagumpay siya. Para siyang nawalan ng lakas sa pagkakatulak dito. Para kasi itong isang matigas na bato at mabigat na nakadagan sa kanya. Napakaloko mo talaga! Wala akong balak na sumama sa'yo! Agad na tinalikuran niya ang mga ito. Narinig niya ang halakhak ng mga ito. Kaya nagpupuyo siya sa galit. Dahil hindi niya malaman kung anong problema ng lalaking iyon at siyang pinagtitripan. Kailangan na talaga niyang makaalis sa islang ito. Delikado siya lalo na sa lalaking may eye patch na iyon. Napahawak siya sa braso niya dahil pakiramdam niya ay hawak pa rin ng lalaking iyon ang braso niya. Inaamin niyang nakaramdam siya ng takot dahil sa klase ng pagkakahawak nito na para bang wala itong balak na pakawalan siya. At ang malapit sa katawan nito ay para ba siyang mapapaso. Hindi niya alam kung bakit ng palibutan ng braso nito ang bewang niya ay para siyang nakadama ng elektrisidad na bago lamang sa kanya. Napahinga siya ng malalim at natatanaw na niya ang bahay ni Manang Marina. Ang matanda na lamang ang tanging mahihingan niya ng tulong. Magagabi na at wala siyang matutulugan kung sakali. Bukas pa niya balak umalis sa isla, lalo't nakaipon na siya. Marami-raming ilang libo rin ang laman ng bulsa niya. Iha! Saan ka nang galing at bakit ganyan ang suot mo? Sinuyod siya ng tingin ng matanda. Nahiya naman siya dahil tiyak na ibang iniisip ng matanda sa kanya ngayon. Pasensya na po sa aking suot, Manang Marina. Nahikayat lamang ho ako ng isang babae sa bar na magtrabaho. Hindi ko ho gawaing magsuot ng ganito. Ngunit kailangan ko ho ng pera ngayon para bukas na bukas ho ay makaalis na ako. Bakit aalis ka naman agad? Maaari mo namang sulitin ang araw mo rito. Kung inaalala mo ang babayaran mo sa isla, ay ako na ang bahalang kumausap kay Sir Dustin. Agad na umiling siya. Ang pagbanggit pa lamang sa pangalan ng loko na lalaki ay kumukulo na agad ang dugo niya. Ang pakiusapan pa kaya ito ng matanda para sa kanya ay maling ideya. Huwag na ho, Manang. Buo na po ang pasya ko. Kailangan ko rin hong makapunta sa kabilang isla. Dahil baka nag-aalala na sa akin ang kamag-anak namin. Nagpapasalamat po ako at kahit hindi niyo po ako lubusang kilala, ay pinatira niyo pa rin ako sa bahay ninyo. Ngumiti siya ng todo sa matanda. Dahil walang dahilan para hindi niya ngitian ang mabuting matanda. Kung iyan ang pasya mo hindi na kita pipigilan pa. Pero kung kailangan mo ng matutuluyan ay welcome ka sa bahay ko. Kahit na hindi pa kita kilala ay lubusan ang magaan ang loob ko sa iyo, iha. Tila lumambot naman ang puso niya sa sinabi nito. Niyakap niya ito ng buong puso. Meron din palang magandang nangyari sa kanya sa islang ito. Ang makilala si Manang Marina. O siya, magpahinga ka na. At bukas ay maaga kang gumising para maaga kang makasakay ng bangka. Tumango siya rito at nagpasalamat. Pumanik sila sa loob at dinala siya sa matutulugan niya. Ayos lang ang laki para sa kanya, lalo't malinis at mabango. Heto nga pala ang damit mong suot-suot nang makita ka ni Sir Dustin sa pangpang. Nilabhan ko na para may maisuot ka. At nanghingi din ako ng mga hindi na ginagamit na damit ng mga dalagang empleyado rito. Sana'y magkasya lalo't kainipis ng katawan mo. Lubos ang saya ng puso niya sa tulong na binibigay ng matanda. Hindi niya akalain na gagawin nito iyon lahat para sa kanya. Nako, sana po ako na ang naglaban ng damit ko, Manang. Hindi ba't nirarayuma pa ho kayo kanina? Baka naabala ko kayo. Umiling ito. Wala na ang aking rayuma ng labhan ko yan kanina. At hindi din ako nakakatagal ng walang ginagawa. Kaya habang walang ginagawa ay naisipan ko ng labhan ng damit mo. Kung ganoon ho ay maraming salamat po talaga. O siya, magpahinga ka muna at tatawagin kita para makakain ka. Tumango siya rito at hinatid niya ng tingin ito. Nang sumara ang pinto ay tumingin siya sa paligid. Bago lumapit sa single bed na simple lang ang ayos at kobre kama, pero natitiyak niyang komportable naman siya na higaan nito. Naupo siya roon at muli ay naisip niya ang naging encounter niya sa loko na lalaki. Nakakaubos ng pasensya ito at sobrang loko. Kaya kahit na ano pa siguro ang gawin nito, ay ganoon na ang tingin niya rito. Maling-mali ang pagkakalarawan ng mga tao rito. Salungat sa paglalarawan niya. Siguro'y nagbabalat kayo ito sa mga taong narito, pero sa kanya ay hindi. Dahil siguro naisip nito na hindi rin siya magtatagal.
at baliwala rin ang opinyon niya. Umiling siya at kinalimutan na ito. Bukas ay magiging payapa na ang isip niya, oras na makaalis na siya rito. Nagbihis siya at nagpahinga, ngunit ang pahinga ay naging diretso tulog na. Dahil na rin siguro ay hindi pa siya nakakabawi ng husto mula sa insidente at sa walang kwentang pagpupumiglas niya sa loko na lalaki. Umaga na nang siya'y magising, ginising lamang siya ng matanda upang ayain na mag-almusal. Nadatnan kitang malalim na ang tulog kagabi, kaya hindi na kita ginising pa. Ngunit alam kong wala pang laman niyang tiyan mo, kaya maaga kong nagluto para may makain ka bago umalis. Gusto niyang maiyak sa kabaitan ng matanda. Naupo siya sa upuan habang nakatingin sa hinanda nitong agahan. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa tulong ninyo. Ngunit lubos-lubos po ang saya ko at nakilala ko kayo, Manang Marina. Maikliman po ang pagkakakilala natin, ay babaunin ko pong lahat ng kabaitang pinakita nyo habang ako'y nabubuhay. Hinawakan siya nito sa kamay. Masaya rin ako at nakilala na rin kita, Iha. Napahinto naman siya. Kung tama ang kanyang pandinig, ay may sinabi itong rin. Pero baka na mali lamang siya ng dinig. Sige na at baka nariyan na ang bangka at baka maiwan ka pa ng unang biyahe. Ngumiti siya rito at tumango. Nagdasal muna siya bago kainin ang hinanda ng matanda. Susulitin niya ito dahil baka mamaya pa siya makakain. Pagkatapos kumain ay naghanda na siya. Pinahiram siya ng matanda ng bag para doon ilagay ang damit na nahingi nito mula sa mga katrabaho. Suot niya rin ang huling damit na suot-suot niya bago siya mapadpad sa Isla del Rio. Kasya ba ang pera mo? Kung hindi sapat ay maaari ka pa namang manatili rito. Ngumiti siya sa matanda habang bitbit niya ang bag na may laman ng mga damit na binigay. Oho, kasya na po siguro ito. Oras ho na makarating ako sa isla ni Manang Jolly ay absuelto na ho ako. Tumango naman ito habang may hawak na kahoy para gawing tungkod nito sa paglalakad. Nakaambang lamang siya kapag matumba ito. Nalulungkot man siyang sandali lamang ang pakikisama niya sa matanda, ay masaya pa rin siya dahil makakapunta na siya sa dapat naman talaga niyang puntahan. At ngayon ang araw na iyon, nilakad lang nila ang kahabaan ng dalampasigan bago sila nakarating sa daungan ng mga bangka. Nakita nila ang mga mamahali na bangka. Fidel, anong oras ang biyahin niyo papuntang kabilang isla? Napatingin sa kanila ang Fidel na tinatawag ni Manang Marina. Hindi ho kami lalaot ngayon, Manang Marina. Bigla ay nanghina siya. Ibig sabihin ay hindi pa rin siya makakaalis sa islang ito? Ha? At bakit naman? Maganda naman ang panahon ngayon. Si Manang Marina na sinang-ayunan niya sa pamamagitan ng pagtanong. Nasira ho lahat ng motor ng bangka. Posible bang masira ang motor ng lahat ng bangka kung kailan siya nangangailangan? Hindi niya alam pero nanlulumo siya. Hudyat kasi iyon na kailangan niya pang manatili sa islang kinatatayuan niya hanggang mapalitan ng motor. Nakarinig sila ng humahangos na tila isang sasakyang pantubig. At sa kalayuan ay tanaw nila ang tila mga speedboat na nagkakararahan sa dagat. At habang palapit na ang mga ito, ay nakaramdam siya ng inis. Dahil bukod sa malas ang araw niya ngayon sa kawalan ng masasakyan, ay dumagdag pa ang pagkakakita niya sa loko na lalaki na kasama ang barkada nito. At nang makarating ang mga ito sa gawin nila, ay nakita niya na may kanya-kanyang sakay ang mga ito na babae mga nakabikini lang at kuntodo kapit sa katawan ng mga magbabarkada. Anong problema rito, Manang Marina? Tanong ng loko na lalaki na dumaan ang tingin sa kanya habang nakapatong ang siko nito sa manibela ng speedboat. Ngayon sana ang alis ni Karen papuntang kabilang isla, sir. Ngunit sa kamalasan ay sira pa lang lahat ng motor ng bangka. Kaya hindi namin alam kung saan siya makakasakay. Gusto niyang umalis na lang sa harapan ng mga ito. Dahil pakiramdam niya, ay pinagtatawanan siya ng lihim ni Dustin. Wala ka bang masakyan? Maaari namang ihatid kita gamit to. Tumingin siya rito na puno ng inis ang makikita sa mukha niya. No thanks. Tumawa ito sa naging sagot niya. Kung ganun ay mananatili ka rito. Let's go, guys. Napabuka ang bibig niya para magsalita. Napahinga siya ng malalim dahil sa kabila ng inis niya ay inaamin niyang kailangan niya ngayon ng tulong nito. At inaalok na siya nito, ngunit mas pinairal niya ang inis, kaya ibang naging tugon niya rito. Iha, dapat ay tinanggap mo na ang alok ni Sir Dustin. Baka matagalan pa bago magawa ang mga bangka, dahil iluluwas patiyak ang mga makina sa bayan. Naroon ang hinayang ng matanda sa ginawa niya, pero ano bang magagawa niya?
makita at magsalita lamang ang lalaki ay kumukulo na ang dugo niya. At isa pa ay hindi yata niya kakayaning makisakay sa speedboat nito. Gaya ng pagkakasakay ng babaeng kung makakapit ay halos idikit na ang dibdib at ipalibot ang hita sa lalaki. Wala na po bang ibang bangka? Umiling ang matanda. Wala na, dahil humigit kumulang 10 bangka lang ang pinapayagang magdaong rito ni Sir Dustin para hindi nakakasikip tignan sa isla, at ang 10 iyon ay nagkataong sira ngayon. Parang buong mundo niya ay bumagsak. Naupo siya sa garter ng daungan. Tinanawang dagat na tila ba, makikita niya ang isla ni Lamanang Jolly. Kung talagang nais mong makaalis ngayon ay humingi ka ng tulong kay Sir Dustin. Ngunit sa pagtanggi mo kanina ay baka nagbago na ang isip nun. Ang ayaw pa naman sa lahat ni Sir Dustin ay kapag inaalok at tumanggi, ay hindi na muli niyang aalokin. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sa sinabi ng matanda ay yung loko na lalaki lamang ang makakatulong sa kanya. Ngunit hindi ata niya magagawang lumapit rito para humingi ng tulong. Isiping lapitan pa lamang ito at kausapin, ay para na siyang mapuputula ng hininga. Maliban sa ines na nadarama niya, mayroong kakaiba sa lalaki na hindi matawarang nararamdaman kapag lumalapit ito. Para siyang nangihina, dinadaga ang dibdib at nabablangko. Ano, dyan ka na lang ba muna? Kailangan ko kasing pumunta sa kusina para tumulong sa restaurant. Tumango siya. Dito na lang po muna ako, Manang Marina. Halos nangihina niyang sabi. O siya, sige, maiwan muna kita. At kapag naisipan mong manatili muna rito ay puntahan mo lang ako sa restaurant. Tumango siyang muli rito at nilingon ito. Tumalikod na ang matanda kaya humarap muli siya sa dagat. Kung susuriin ang pakiramdam niya, ay parang kay tagal na niyang nanatili sa islang ito. Sa dami ng nangyari, ay para bang dito na siya dinadala ng agos ng buhay. Napapitlag siya nang biglang nagtalsikan ng tubig. At dahil iyon sa mabilis na pagpreno ng speedboat ni Dustin, na hindi niya namalayang papunta pala sa gawin niya. Halos mabasa siya ng tubig, kaya nagtitili siya. Narinig niya ang halakhak nitong mapanginis, kaya tinignan niya ito ng matalim. Wanna ride? Loko ka talaga! Kita mong nakaupo ako rito? Tsaka mo bigla-biglang ipipreno ang speedboat mo? Ngumisi ito at napahawak sa labi habang tinitignan siyang nanggagalaiti. Bigla ay na-conscious naman siya sa ginagawang pagtingin nito sa kanya, kaya nagdadabog na tumayo siya para umalis na. Give up your pride, darling. I just offer you a ride. Hindi siya agad nagsalita dahil nag-iisip siya kung dapat ba niyang patulan ang sinasabi nito. Sa hilatsa kasi ng mukha nito ay para bang hindi niya mapagkakatiwalaan. Naghihintay ako, darling. Nag-chin up siya at nilunok ang pride niya. Kailangan niyang lunukin ngayon at huwag magpadala sa tukso nito. Kailangan na niyang makaalis at oras na makaalis siya ay tahimik na tiyak ang mundo niya. Sige. Ngumisi ito sa naging sagot niya. Umayos ito ng upo at nilapit ang speedboat para makasampa siya. Binuhat niya ang bag at kahit doble-doble ang kaba niya, dahil kung maaari ay ayaw na niyang sumakay pa sa mga pantubig na sasakyan, ngunit wala siyang pagpipilian. At hindi lang dahil doon kaya siya kinakabahan. Ma-imagine pa lang niyang didikit siya sa lalaki ay para bang pinanginginigan na siya ng tuhod. Careful! Munti ka na kasi siyang madulas kung hindi lang siya napahawak sa balikat nito. Parang napapasong inalis niya ang kamay nang mahawakan ng mamasal at malapad nitong balikat. Kumapit ka! Nilagay niya sa gitna nila ang bag niya na kinailing lang nito. Nabigla siya nang kunin nito ang bag niya at aapila pa sana siya nang mapatili siya nang bigla nitong paandarin ng speedboat. Dahilan para mapausod siya rito at mapahawak sa bewang nito. Loko ka talaga! Kita mong hindi pa ako nakakaayos ng upo! Tumawa lang ito at dahil hindi pa siya lubusang nakakapit rito, kaya nabigla siya nang ihinto nito bigla ang speedboat. Kaya napasubsob siya sa likod nito at tuluyang napayakap sa bewang nito dahilan para mahawakan niya ang nakakapasong mabato nitong tiyan na tila ba maraming ukit doon at kay tigas. Binilisan pa nito ang pagpapatakbo ng speedboat na para bang nais pa nitong kumapit pa siya. Kanina ay sinasabi niya ang babae na kung makakapit rito ay parang tuko. Pero siya pala itong kapit na kapit rito na parang tuko. Pinikit na lang niya ang mga mata sa takot. Pinanginginigan na rin siya, ngunit hindi niya pinahalata dito. Hindi niya alam kung gaano na sila kalayo. Pero naramdaman na lang niya na huminto unti-unti ang speedboat. Dumilat siya at nabungaran niya ang mabuhangin at may nagtataas ang mga bato na tila isang kuweba.
nasa pangpang na sila. At kung totoong dinala nga siya ng lalaki sa kabilang isla, ay baka narito na nga sila. Gustong gusto ko ang pagkakakunyapit mo. Maaari naman tayong manatiling ganito kung gugustuhin mo. Pinag-initan siya ng pisngi at agad na napabitaw at napausog para lumayo rito. Bumaba siya at hindi pinakitang napahiya siya. Akin na ang bag ko, nakasimangot niyang sabi. Ngumisi ito at kinuha ang bag niya. Bumaba ito ng speedboat at nainis siya nang hindi nito ibinigay iyon. Bagkos ay naglakad ito palapit sa pangpang habang buhat ang bag niya. Sumunod siya rito at inagaw rito ang bag niya. Nasaan tayo? Naupo ito sa buhangin at nahiga. Nainis siya dahil imbes na sagutin siya, ay tila balak pa nitong matulog. Ano ba? Sasagutin mo ba ako? Tumingin ito sa kanya at napansin niyang bumaba ang tingin ito sa binti niya. Kaya agad na nahawakan niya ang dulo ng dress para takpan dahil para bang nasisilipan siya nito. Loko? Tumawa ito at inuna ng braso nito kaya tila galit na galit ang mga muscle nito sa ginawa. Tila wala naman siyang mahihita rito kaya nagdadabog na iniwan niya ito. Hahanapin na lang niya ang pinakamay ng isla kaysa tanungin pa ang loko. Walang modo at nakakainis na lalaking yun. Wala kang mahanap dyan. Tayong dalawa lang nandito. Bigla siyang napahinto sa sinabi nito. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng bag at hinarap ito. Anong ibig mong sabihin? Puputok na talaga ang ugat niya sa lalaking ito. Oras na nalinlang na naman siya nito. Anong akala mo? Makakaabot ang speedboat sa kabilang isla? Malayo pa ang islang sinasabi mo. At ang bahaging ito ay konektado pa rin sa Isla del Rio. Parang nag-akyata ng itim na enerhiya sa katawan niya. Binagsak niya sa buhangin ang bag at mabibigat ang paang nilapitan ito. Loko ka talaga! Barumbado! Siraulo! Hindi ako kailanman nakikipagbiruan sa'yo! Sinayang mo ang oras ko! Pinagahampas niya ito kaya napaupo ito. Galit na galit siya rito. Hindi ka nakakatuwa! Sinampal niya ito kasabay ng hindi niya mapigilang pagpatak ng luha dahil sa galit dito. What the? Huwag na huwag mo akong mumurahin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko at ginaganito mo ako. Pinigil siya nito mula sa paghahampas niya dito. Kumakawala siya pero ganoon na lang ang gulat niya nang hapitin siya nito sa bewang at mapusok na siniil ng halik. Hindi agad siya nakapag-isip, lalo't para siyang nalulunod sa ginagawa nitong paghalik. Para siyang naniga sa kinalalagyan at tila ba umaakyat ang kilabot sa kanya mula paa hanggang kanyang puson. Tila may nagiikutan sa tiyan niya, isabay pa na halos hindi siya makahinga, hindi dapat nangyayari ito. May tendency na bumigay siya dahil parang nanghihila ang halik nito. Pero ginising niya ang isip niya nang kamuntika na siyang tumugon. Humawak siya sa balikat nito at malakas na nilayo sa kanya. Napakatunog ng pagbitaw nito sa labi niya dahil sa ginawa niyang pagtulak rito upang huminto. Loko! Nakahawak pa rin ito sa bewang niya. Kaya itutulak pa sana niya ito nang yakapin siya nitong muli at muling niyurakan ang labi niya ng loko nitong labi. Naramdaman niya ang buhangin nang hindi niya namalayang hiniga siya nito habang hinahalikan. Nagpupumigla siya lalo na't dinaganan siya nito at pilit na pinaghihiwalay ng binti nito ang mga binti niya. Huwag! Pinilit niyang magsalita ngunit sa paraan nito ng paghalik ay hindi siya makapagsalita dahil nakakain ng halik nito ang salita niya. Napaiyak siya dahil wala pang lalaki ang gumawa nito sa kanya kahit pa may mga manliligaw siya. Nangihina siya para labanan ng lalaki at natatakot siya sa maaari nitong gawin. Bumaba ang halik ni Dustin sa leeg ng dalaga nang tsaka pa lamang niya malamang umiiyak na ito. Napahinto siya at tinignan ito. Nanginginig ito at may takot na makikita sa muka. Ang labi nito ay namumula dahil sa pagkakahalik niya. Agarang umalis siya sa pagkakadagan sa katawan ng dalaga. Halos mapamura siya dahil kahit inuusig ng konsensya, ay hindi maipagkakaila ang init na lumulukob sa kanya mula pa lang na matikman niya ang labi ng dalaga. Kitang-kita ang ebidensya sa pagitan ng mga hita niya. Napahagod siya sa buhok dahil hindi niya malaman sa sarili kung bakit ba pagdating sa babaeng ito ay nagiinit na lang siyang bigla. Napaupo ang babae kaya napatingin siya rito. Ibubuka niya sana ang bibig nang sampalin siya nito. Ikaw na ang pinakahayop na taong nakilala ko! Pinunasan nito ang labi na tila ba diring-diri. Napatiimbagang siya sa insultong ginawa nito. Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ka. Wala sigurong nagpapakita sa'yo sa pagiging tao.
Siguro sa likod ng eyepatch mo ay nakatago sa mata mo ang mata ng demonyo. Tumayo ito habang nakahawak sa lilaya ng strap ng dress nito. Pinulot nito ang bag at tumakbong lumayo sa kanya. Napahawak siya sa matang natatakpan ng eyepatch. Sa kadahilan ng sinabi ng dalaga ay nakatago ang katotohanan ng naramdaman niya na may pagkatotoo ang sinabi nito. Yes, his eye is a beast. At walang sino man ang makakayanang tignan ang sinumpang mata niyang nakatago. At natitiyak niyang ganoon din ang dalaga.